Salamat po, Panginoon, sa inyong lahat ng biyaya sa araw na ito. Dahil sa inyong dakilang sakripisyo ang pagtsatsaga tungo sa amin, kahit kami po ay isa sa mga miserableng makasalanan na karapat-tapat sa impyerno, naligtas po kami sa pangitan ng inyong biyaya lamang na ipinakita ka sa cross. Dahil sa inyong pagtanang ng dugo sa gina ng matinding parusa para sa amin, yung lahat ng aming gabayaran ng kasalanan ay tinubos na pala. Kaya po, salamat po sa inyong dakilang biyaya ang pagmamahal tungo sa amin. Hindi naman para sa amin, kundi pati para sa lahat ng kaluluwa sa mundong ito. Ito po ay nagawa nyo. Kaya po gusto namin ibagi ng inyong ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa para sa inyong kaluwahatian. Lalong-lalo na gaya ng pinangaral po namin sa inyong Bible, malalapit na po ang katapusan ng mundo. Ang mundong ito ay puspos ng kasalanan. Gaya ng Sodom at Gomora, ang buong mundo ay nauulok sa mga tukso ni Satanas. Kaya po, una, pakiprotektahan niyo po kami mula sa mga masamang kasalanan sa palibot namin. Pakigabay niyo po kami sa pangitan ng inyong kapangyarihan, ang Espiritu Santo, upang tuparin ang inyong kalooban sa pangitan ng konting nalalabing panahon. Ngayon na raw, kami po ay nakatipon sa inyong harapan sa lugar na ito, kaya samahan niyo po kami sa inyong banal na Espiritu. Itinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus na nagmamahal sa amin. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia, Marcos chapter 1, verse 38. Marcos chapter 1, verse 38. Marcos chapter 1, verse 38. Kumusta ang baby's room? Okay po ba? Okay po. Na aircon? Ay, okay. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karating bayan upang ako'y makapangaral din naman doon. Sapagkat dahil dito, ako'y naparito. Makapangaral din naman doon. Sa ibang version, makapag-evangelize din naman doon. Kaya, evangelism. Para dito, sabi ng Panginoon, dahil dito, ako'y naparito. Okay, dahil dito. Kaya po, sa pangitan ng katotohanan ito, malalaman natin na gaano kahalaga ang ministry ng Diyos para sa evangelism upang iligtas ang mga kaluluwa. Sabi ng Biblia, yung halaga ng isang kaluluwa may higit sa halaga ng buong mundo. So, tama po ba? Kaya po, kaluluwa. Meron po tayong kaluluwa. Tama po? May kaluluwa ba tayo o wala? Meron. Yung halaga ng yung kaluluwa natin, mahigit sa mundong ito. Mahigit sa mundong ito. Kaya alin pang mas mahalaga? Yung kaluluwa o tricycle? Alin pang mas mahalaga? Kaluluwa. Alin pang mas mahalaga? Yung kaluluwa o bangka? Nalilito kayo? Alin pang mas mahalaga, yung kaluluwa o bangka? Kaluluwa.
Alin pang mas mahalaga? Kaluluwa o smartphone? Ha? Kaluluwa? Okay po. Higi sa lahat, yung kaluluwa ang mahalaga. Bakit po ito mahalaga? Mahalaga daw. Bakit po? Basta mahalaga. Bakit po ito mas mahalaga, yung kaluluwa natin? Bakit po? Bakit po? Bakit po? Dahil ito po ang kawangis ng Diyos, imahe ng Diyos, tama po, bahagi ng Espiritu ng Diyos. Kaya po, siyempre mahalaga po ng maigi kaysa buong mundo. Kaya para iligtas ang kaluluwa, ang Panginoon Jesus ay pumarito sa mundong ito dahil mahalaga na mahalaga po ito. Kung hindi po ito mahalaga, bakit po siya pumarito sa mundong ito? Tama po ba? Ha? Tama po. Kayong mga nanay, mahalaga po ba inyong anak o hindi? Mahalaga po. Bakit po? Mahal? Bakit po mahal? Mahalaga? Galing sa akin na yon, no? Galing sa akin. Tama po ba? Kaya mahal na ito. Tama po. Siyempre, lalong lalo na galing sa Diyos. Kaya mahalaga na po ang isang kaluluwa. Kaya, ano po si Satanas? Sinabi ng Bible, siya pang maknanakaw. Ninakaw ni Satanas mga kaluluwa. Tapos dinala niya yung mga kaluluwa sa impyerno. Kaya po, pero upang iligtas ang mga kaluluwa naulok sa tukso ni Satanas, pumarito ang Panginoon Jesus. Wow. Upang iligtas ang kaluluwa. Okay po, naintindihan po. Kaya napaka mabuti, napaka dakila ang ginawa ng Panginoon Jesus. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy po siya sa kanyang ministry upang iligtas ang mga kaluluwa. Patuloy-tuloy po sa pangitan ng kanyang katawan. Sa pangitan ng kanyang katawan na iniwan niya dito sa mundong ito. Ano po yun? Iglesia. Kaya po, yung purpose ng pagkaroon ng iglesia ay wala na po iba, hindi para sa mga ano po, mga activities lang, mga ganyan-ganyan, yun ang minor things, ano po. Yung importante ay evangelism. Yung mga ibang bagay ay mga minor things o sideline para upang assist, mag-assist ng evangelism. So yun po ang katotohanan gaya ng nakasulat sa Bible. Gaya ng pinarampo natin nang dumating ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, nagsimula sila ng retreat, araw ng Pentecostes. Yun ang fiesta po ito, fiesta. Kaya lilihi yung fiesta, kaya halos lahat ng mga sinserong Hudyo ay pumunta sa Jerusalem. Kaya maraming mga sinserong mga lalaki nandoon. Okay. Sa panahon yon, 3,000 na kaluluwa ay naligtas at nabautismuhan. Okay. Kaya tine-check nila yung kaligtasan nila, tapos kung okay na, sige, bautismuhan mo. So kaya binibilang nila kung ilan po sila naligtas sa panahon yon,
3,000 na. 3,000. Kaya po, ano pang purpose ng ating buhay ngayon? Kung ligtas na po tayo, dati, kung makasalanan po tayo, dapat nasa impyerno po tayo, pero dito pa rin tayo sa mundong ito. Ano pang purpose? Para makaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kaligtasan. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng chance na mahalaga. Hindi naman para sa atin, kundi pati para sa lahat ng tao. Kaya po tayo po ay naligtas. Tapos, yung mga pagtitipon ng mga naligtas, nandito pa rin sa mundong ito. Bakit nandito pa rin tayo sa mundong ito? Dahil kahit ligtas na po tayo, meron pong isa pang purpose. Ano po yun? Upang ipangaral ng ebanghelyo, upang iligtas ang mga kaluluwa mula sa walang hanggang impyerno. Kaya yung purpose ng pagkaroon ng trabaho, ano po yun? Bakit kailangan po yung trabaho? Kung wala po tayong pagkain, mo, kung mamamatay tayo sa gutom, saan tayo pupunta? Langit naman. Mo, walang problema ngayon. Bakit kailangan yung trabaho? Meron pong isang purpose dahil sa yung mission na ito na ibinigay ng Diyos upang iligtas ang mga kaluluwa na kaawa sa palibot namin, sa palibot natin. Kaya sa pangitan ng sakripisyo ng Panginoon Jesus, tayo pa ay naligtas. Tama po ba hindi? Sakripisyo. Kung hindi po siya nak-sacrifice, wala po tayong pag-asa. Pero dahil sa sakripisyo niya, tayo po ay naligtas. Yun po ang tinanggap natin. Kaya, bilang naligtas na may panibagong puso galing sa Diyos, galing sa kanyang sakripisyo, gusto naming ibagi ng ebanghelyo sa ibang kaluluwa sa pamagitan ng ating sakripisyo. Yun po ang pusong ligtas. Sakripisyo. So ano pang matutunan natin sa ebanghelyo? Sakripisyo. Ito pang matutunan po natin. Dahil sa kanyang sakripisyo, tayo pa ay naligtas. Kaya ligtas na po tayo. Kung ganun, bilang isang naligtas, siyempre, dapat ibahagi natin ang ebanghelyo para sila din po ay maligtas. Sa pangitan ng ano po? Sakripisyo. Sakripisyo. Sakripisyo ay mahalaga. Kung walang sakripisyo, walang sinumang maligtas. Kaya po, nagsakripisyo siya sa kanyang sarili. Bakit po? Dahil minamahal niya tayo. Sakripisyo tsaka pakibig ay isang bagay. Sakripisyo tsaka pakibig isang bagay. Kaya yung purpose na ating buhay, ibahagi natin ang ebanghelyo para sila po ay maliligtas sa pangitan ng ating sakripisyo, sa pangitan sa natitirang pamumuhay. Okay? Naintindihan po ba? Kaya po, yung buhay natin na natitira ay mahalaga. Mahalaga po ba ito o hindi? Mahalaga po yung ating buhay na natitira sa mundong ito dahil mahalaga po yung purpose ng ating buhay. Kung mabubuhay tayo, alin sunod sa purpose? Pero kung hindi tayo mabuhay, alin sunod sa purpose na ito, kahit mahalaga po yung ating buhay, hindi kaya natin naranasan yung biyaya ng Diyos sa ating buhay. Okay? Naintindihan po? Kaya po, alin pa ang mas mahalaga? Kaluluwa o smartphone? Kaluluwa. Alin pa ang mas mahalaga? Words of God o smartphone? Words of God. Kaya during sermon time, iwan na lang po yung smartphone.
Kaya off na lang po, off. Okay po? Off. Naintindihan po? Kaya sa Amerika, maraming kaso ng eskwelahan dahil sa kanila. Sino? Facebook, Messenger, TikTok, ano-ano. Maraming disturbo sa education. Maraming problema sa pamumuhay ng mga estudyante. Kaya meron pong mga kaso doon po sa Amerika ngayon. Patungo sa Facebook, TikTok, ano po. Kaya po, kung ginagamit ito ng mabuti para sa evangelism, okay po ito. Pero mo para sa aral, pero maiisa yung mga ganyan, ano po, dapat i-control natin yung ating pamumuhay ng maayos. Lalong-lalo na sermon time upang makinig ng salita ng Diyos. Tama po ba hindi? Tama po. Kaya mahalaga po yung salita ng Diyos dahil ligtas na po tayo sa pangitan ng ano po, salita ng Diyos dito po sa Bible tungkol sa yung mahalagang sakripisyo ng Panginoon Jesus para sa atin. Kaya sabi ng iba mo, ano, yung noong nakarang kasalanan tinubos na, pero sa kasalanan sa hinaharap, hindi. So, ibig sabihin, hindi mahalaga yung sakripisyo ng Panginoon Jesus. So, mahalaga na po, mahal na mahalaga ang sakripisyo ng Jesus higit sa lahat. So, kaya niyang tupusin ang lahat ng kasalanan sa buong buhay natin. Mas malaki po yung halaga niya kaysa lahat ng kasalanan ng tao, gabayran ng kasalanan ng tao. Kaya po, tandaan po natin kung ano po ang purpose na ating buhay. Bakit si Jesus ay pumarito sa mundong ito? Ngayon, nandito po ang Panginoon Jesus bilang Espiritu Santo. Ano po ang ginawa niya? Parehas po. Pumunta tayo sa iba pang mga karating bayan upang ako ay makapangaral din naman doon. Sapagkat dahil dito ay naparito. Kaya nandito po yung Espiritu ng Panginoon Jesus para sa patuloy na yung ministry niya sa pangitan ng kanyang katawan, yung grupo ng totoong ligtas. Kaya meron pong mga pagtitipon ngayon, kunwari mga 100 po sila. Kaya alin po ang katawan ng Panginoon Jesus? 100. Alin po ang katawan ng Panginoon Jesus? Kung 80 po sila ligtas, yung 20 po ay hindi pa ligtas, yung 80 po ang katawan ng Panginoon Jesus. Tama po ba? Naintindihan po? Sample po ito, sample. Okay. So kadalasan, meron pong hindi pa ligtas sa loob ng church kasi meron pong pakuhan pa. So this week, may Bible seminar tayo. Kung nandito po tayong mga kaluluwa, syempre meron po tayong mga invitee. Bakit inimbitahan natin yung mga kaluluwa? Dahil hindi pa siya ligtas. Kaya po meron pong evangelism. Bakit pumunta si Jesus sa iba't ibang lugar? Dahil hindi pa sila ligtas. Bakit po yung maraming bakit po yung alaga ng Panginoon Jesus na pumunta sa iba't ibang lugar? Dahil hindi po sila ligtas. Tama po ba? Kaya ito po ang ginagamit ng Diyos para iligtas ang mga kaluluwa dito po o kung sa labas pa. Mga tao sa labas. Ito pa ang evangelism. Kaya
sa mga ngayon po sa Church News number 5. Ano pang nilalaman ng Church News sa number 5? Tingnan niyo po. Daily Bible Reading Plan. Okay, September, mula sa September 29 hanggang sa October 13. Bible Reading Plan. Ano po? Manggagawa, 2 chapters. Roman, 1 chapter or 2 chapters. Gospel of Mark, 1 or 2 chapters. Para sa ating ministry, ito pa ay mahalagang gabay para sa atin o lakas para sa ating espiritu. So ano pang lesson doon? Sa gawa naman po, so yung pasimula ng iglesia, so ilang tao naligtas sa panahon yun? Sa simula, ilan po yung membro ng Jerusalem Church? Ilan po? Sabi ng Biblia, ilan daw po? Meron pong kapatiran doon sa Jerusalem ngayon. Ilan daw po sila? Ilan po? 120 po. 120 po sila naligtas. Sabi ng Biblia, doon sa 1 Corinto chapter 15, ipinakita ni Jesus ang kanyang katawan na muling mabuhay sa mga maraming kaluluwa, may sa 500. Kaya mga 500 na kaluluwa, nakikita nila si Jesus. Oh, Jesus daw. Oh, ganun ba? Oh, totoo siyang muling mabuhay. Ay, ganun pala. Oh, Jesus daw. Eh? Jesus daw. Hindi yata. Mukhang hindi. So, kaya 380 tumanggi. 120 talagang nakatanggap ng Panginoon Jesus. Kaya yung mga natitira, 120. Doon sa 120, dumating na ang Espiritu Santo sa loob ng totoong ligtas. Kaya, sa mata ng Espiritu Santo, totoong ligtas na. Doon na lang tayo. Pasok. Nang sila pa ay naligtas, meron po silang Espiritu Santo na dahil, gaya ng Galatia chapter 3:2, tinanggap nyo ba yung salita Espiritu Santo sa pangitan ng gawa ng kautusan o sa pangitan ng pakikinig ng salita ng Diyos? Tinanggap nila yung Espiritu Santo nang sila po ay naligtas doon po sa Lucas chapter 24 sa pangitan ng counseling o small group seminar ng Panginoon Jesus. Dahil binuksan niya talaga ang puso ng puso ng mga naksisi. Kaya ilan po sila naligtas? So tuloy-tuloy sila naligtas, kaya naging 120 na. Kaya binuksan ng Panginoon Jesus ng puso ng naksisi para maunawa nila yung ebanghelyo. Para tanggapin nila yung ebanghelyo sa pusong na may pakunawa, na may pagsisisi. Kaya po, ligtas na po sila. Naging 120, doon na lang po sa bumaba yung pakilos ng Espiritu Santo, yung kapangyarihan. Kapangyarihan po. Nandun po sila yung Espiritu Santo. Pero yung kapangyarihan mismo, para sa ministry, dumating na yung era ng Pentecostes sa loob ng totoong ligtas. Kaya nagsimulan sila ng retreat na kaagad sa unang araw ng iglesia. 3,000 na kaluluwa ay naligtas.
Tuloy-tuloy po sila pagtitipon. Nagsimula sila ng fellowship. So ano pang fellowship? Sa pagitan ng mga saan po ito magaganap? Sa pagitan ng mga ligtas. Okay po, sa pagitan ng mga naligtas. Doon po may fellowship, doon po may pakilos ng Espiritu. Kaya po, meron pong mga conversation sa pagitan nila, yung mga ligtas, yung hindi ligtas, pero hindi po ito fellowship. Ito po ang evangelism. Yung fellowship, pagdating sa fellowship, kasama ng Espiritu Santo, tungkol sa yung Kristiyano ng pamumuhay ng mga ligtas. Kaya ibig sabihin ng fellowship, huwag tayong nalilito, fellowship, kung sinabi natin fellowship doon sa labas, usap-usap kay anuman, tungkol sa anumang bagay, mo usap. Yung pang fellowship doon mo sa labas po. Dito naman sa Bible, yung ibig sabihin ng fellowship, yung mga usapan sa pagitan ng ligtas tungkol sa Diyos, tungkol sa biyaya ng Diyos na natanggap nila, tungkol sa ministry ng Diyos, yung pang fellowship, ibig sabihin ng fellowship. Ay mo, kumusta ka na mo, ano-ano, meron pong mga ganun po, pero kung ganito lang, hindi po ito fellowship talaga. Meron pong talagang mahalagang usapan tungkol sa Diyos, tungkol sa biyaya ng Diyos, tungkol sa kanyang ministry. So yun pa ang kasama ng Espiritu Santo. Kaya po, yung fellowship na ito ay nagagana sa pagitan ng ligtas. Kaya, kung makaroon kami ng pagtitipon kasama ng hindi kilala pero sa church tao natin, so yung unang usapan, ano po? Ligtas na ba kayo? Oo. Kailan? Paano? Ah, sigurado na. Oo. Ganito, ganito. Ay, malinaw pala. Kapatiran. Yan. Kung hindi, oh, so ipag-pray po natin para naging malinaw kayo. So gabay sa counseling. So yung pang ministry ng iglesia. Kaya ng mga ano po, mga hospital, meron pong mga pasyente, meron pong mga gumaling, meron pong dalawang grupo. Kaya sabi ng Biblia, idiraktak ng Diyos mga naliligtas araw-araw. Gawa po chapter Gawa chapter 2 verse 40. Ay, 47. Kaya nagpupuri na sa Diyos, nagtatamo ng lugos sa lahat ng tao, idinalaktak sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Yes. Dapat ito din po ang mangyayari sa atin lahat. Tama po? Kaya po, kung meron pong kilala nyo, mo kaibigan, kung kaibigan, kung saan-saan, ano po? So, ano pang gusto nyong sabihin? Meron pong mga iba't ibang ano, topics, pero siyempre sa ating puso, ay, sana siya din maliligtas. Tama po ba? Tama po ba? Hindi. Ah, yung anak ko sana maliligtas. Yung asawa ko sana maliligtas. Yung kamag-anak sana, kapatid sana maliligtas. Yung kaibigan sana maliligtas. Tama po ba? Ah, yung pang puso ng mga ligtas. Dahil
hindi pa sila ligtas. Tama po? Naintindihan po? Kaya yung evangelism, fellowship naman sa pagitan ng mga ligtas. Evangelist naman, ano po yun? Sa pagitan ng ligtas tsaka hindi ligtas. Yun po ang evangelism. Tama po ba? Fellowship evangelism, makaiba po yun. Kaya po, araw-araw, may Bible seminar, may small group, house seminar, ma-recorded. Ah, sa panahon yung walang recorded eh. Sa panahon yung walang tablet, walang TV. Sa atin ngayon, may recorded. Sa panahon yun, sa Jerusalem Church, walang recorded. Ah, tulong na lang po. Ah. So, walang recorded na seminar, pero siguro face-to-face o counseling, small group seminar, sa pangitan ng mga iba-ibang apostles, 12. Kaya po, araw-araw may naligtas. Araw-araw. So, mga chapter 3 naman po, meron pong mga nangyari sa Jerusalem. So, ano pang nangyari? Kaya tuloy-tuloy po sa gawa, ano po yon? Evangelism, may naligtas na bago, may naligtas na bago. Sa chapter 3 naman, meron pong isang lumpo na naligtas. Lumpo. Pero siya pa ay tanyak na lumpo kasi palagi siyang nasa harapan ng templo ng Diyos. Kaya, nang yung lahat ng pumapasok sa templo ng Diyos, pasok-labas, nakikita nila araw-araw yung lumpo na ito na humihingi ng tulong. Kaya alam ng maraming tao tungkol sa kanya, pero siya po ay gumaling sa kanyang sakit. So bumangon na siya sa pangitan ng ministry ni Apostle Pedro sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya nagugula sila lahat, kaya po makaroon sila ng Grand Bible Seminar. Kaya daming tao naligtas. Daming tao naligtas sa panahon yun. Daming tao naligtas. Kaya nagugulat yung mga Pariseo eskriba na pumapatay kay Jesus dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus may ligtas, may ano, gumaling, ligtas pa ulit. So ilan po sila naligtas pa ulit? Mga Gawa chapter 4. Buksan po natin Mga Gawa chapter 4 verse 4. Ilan po? Ngunit marami sa mga nakarinig ang sumasampalataya, ang bilang nila ay mga 5,000. 5,000. Sa Korean version, ito po ang bilang ng mga lalaki lang. Bilang ng mga lalaki lang. 5,000 na ligtas. Kaya kanina 3,000, tapos dagdagan pa, hindi ko alam ilan po, walang talata, tapos 5,000 na. Kaya halos 10,000 na yun. 10,000. Ilang miyembro ng Philippine Life for Mission ngayon? Alam niyo po, Philippine Life for Mission. So mga baguhan, siguro hindi niyo alam kung ilan po yung churches dito sa Pilipinas. Mga halos 90 na po, 90, tapos yung mission branch, mga 50, kaya 150, mga miyembro namin, natin, mga kapatiran na 10,000 na po, 10,000. Kaya ito pang nangyari pa ulit-ulit. Tapos, Apostle Pablo, naligtas. Dati si Saulo. So, ligtas na po siya sa pagitan ng kapangyarihan ng Panginoon Jesus. Kaya ito pang patotoo tungkol sa kanyang kaligtasan. Gawa chapter 10, meron pong naligtas, Cornelius.
So chapter 10, tingnan po natin. Gawa chapter 10. Okay, verse 1 hanggang... Verse 1 hanggang 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Meron pong isang tao, yung pangalan niya ay Cornelio. Saan siya nakatira? Caesarea. Anong nationality niya? Italiano. Roma. Kaya kung meron po tayong Bible seminar, meron pong mga pangalan ng imbitahan natin. Bakit po kailangan? O kailangan po, gaya ng Bible. Saan yung address niya? Anong relihiyon niya? Anong background niya? Kailangan po ito, gaya ng hospital. Isang taong masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, kasama ang buong sambahayan. Naglilimos ng marami sa mga tao, laging nanalangin sa Diyos. Kaya relihiyoso po siya o hindi? Relihiyoso talaga. Nanalangin ba kayo palagi sa Diyos? Nanalangin ba kayo palagi sa Diyos o hindi? Parang hindi. Masipag pa kayo sa kabanalan, may takot sa Diyos palagi? Parang hindi. Mas relihiyoso siya kaysa ibang karaniwang tao. Kaya maraming siyempre alam tungkol sa lumang tipan. Sa ganitong kaso, siyempre umaten siya sa synagogue tuwing Sabado dahil sa Sabbath day, doon po mag-aral siya ng patuloy-tuloy. Tungkol sa Diyos, tungkol sa Bible, kahit sa lumang tipan. Kaya may alam niya tungkol sa Masaya, Kristo na darating. Pero hindi pa siya ligtas. Hindi pa siya ligtas. Ligtas na ba siya o hindi? Ligtas na ba siya o hindi? Si Cornelio, ngayon, sa verse 1, verse 2, ligtas na po ba siya o hindi? Hindi po. Hindi. Kaya isinugo ng Diyos ang anghel para maligtas siya. Tapos, sa pangitan ng anghel, narinig niya tungkol kay Pedro, kaya isinugo niya ang kanyang tao upang sunduin si Pedro, kaya makaroon sila ng house Bible seminar. Kaya ito pang report ni Apostle Pedro doon po sa mga gawa, chapter 11, verse 14 hanggang 15. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw ang buong sambahayan mo, nang ako ay magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paanong bumaba rin sa ating noong una. So chapter 10, meron pong detalyadong papaliwanag. Sa chapter 10, meron pong mahabang sermon, summary ng mahabang sermon. May summary po ng sermon ni Pedro doon po sa chapter 10. Sa duluduluhan ng sermon, meron pong ipanghelyo.
Gaya ng Bible seminar po natin, siyempre kay saan? Sa duluhan may salitang ikaliligtas mo, ebanghelyo. Kaya nang siya pa ay nagsisimula ng huling session, bumaba na po sa kanila ang Espiritu Santo. Hindi tapos, sa pangitan ng tulong ng Espiritu Santo, naunan po nila yung ebanghelyo, kaya ligtas na po sila. Kaya po, sa panahon yon, bumaba po yung Espiritu Santo na nakikita sa panahon yon sa ilang beses lang, hindi palaging ganon. So kung meron pong bagong ministry, bagong lugar, bumaba na po yung Espiritu Santo, mga naligtas, ng mga naunang ligtas, mga ilang beses lang po, ilang beses, hindi palagi. Hindi po. Bakit po? Kasi wala pa pong bagong tipan. Kaya hindi pa nila alam kung ano ang Espiritu Santo, kaya kailangan ng Diyos na ipakita talaga ang Espiritu Santo. Ito ang Espiritu Santo. Kaya nakita nila talaga yung bumaba. Kasunod naman, wala. Kasi nakita naman nila, ito pala may Espiritu Santo. Kaya mga ilang beses bumaba po yung Espiritu Santo na may itsura na nakikita. Pero ngayon, hindi kailangan po kasi may Bible tayo. Hindi kailangan po nakita pa rin yung Espiritu Santo. Espiritu naman po. Basta bak, hindi namin nakita ang Diyos mismo naman. So, natural po ito kung hindi po ito nakikita. Sabi ng Biblia, yung nakikitang bagay hindi perfecto, yung hindi nakikitang bagay ay magpakailaman. Kaya po, ito pang nangyari pa ulit-ulit. Kaya meron pong bagong ligtas, pumunta sila sa iba't ibang lugar na may sinagog. Tapos, meron pong mga may alam tungkol kay Jesus pero hindi pa malinaw, kaya pumunta sila doon mag-counseling pa ulit. Gaya ni Apollos, Gawa chapter 16 naman, meron pong mga naligtas na sa Pilipos, sa si Rudia. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso upang makinig ng salita ng Diyos. Kaya po, ito po ang nangyari sa evangelist, sa mga gawa tungkol sa evangelism hanggang sa huling chapter, tuloy-tuloy yung evangelism. Ngayon din, tuloy-tuloy po yung ginawa ng Espiritu Santo sa panahon yun. Kaya ano pang evangelism? Ulitin po, yun po ang ministry sa pagitan ng ligtas tsaka hindi ligtas. Kaya yung pag-evangelize, ito po ay nagagana kapag kinagabayan ng mga isang taong ligtas ang isang hindi taong hindi ligtas tungo sa kanyang kaligtasan sa pangitan ng tamang proseso dito sa Bible. Ginagabayan ng mga ligtas ang mga hindi ligtas tungo sa kanyang kaligtasan sa pangitan ng tamang proseso na nakasulat sa Bible. Ito pala ang evangelism. Okay? Kaya yun po ang gagawin natin ngayon week, mula sa bukas hanggang sa darating na linggo. Hanapin natin yung mga hindi ligtas, tapos gabayan natin yung mga hindi ligtas para sila po ay maliligtas. Yung pang evangelism sa loob ng ating mga kilala po muna, yung malapit, mo kahit ngayon mo hindi kilala pa sa road to evangelism. Kaya Katarmandos, taka Katarmandos po yung mga baguhan. Sino po? Katarmandos? Okay po, salamat po.
Okay. Mamanggawan. Mangga. Tagamangga doon sa baby's room. Itas ng kamay. Mangga po. Tagamangga po. Okay po. Kaya hindi po, yun po ang kilala ng mga ilang membro. Meron din pong hindi pa kilala. Ngayon lang naging kilala po. Bakit po? Kasi alam po natin na sila po ay hindi pa ligtas. Kaya kung hindi po sila ligtas, saan sila pupunta? Impierno. Yung impierno na ito to po. Mabuti tayo pa ay naligtas. Kaya yung evangelism ay nagsisimula mula sa mga ligtas. So meron pong mga religyoso sa panahon ni Jesus, kaya hindi pa sila ligtas, alam nila tungkol kay Jesus, si Jesus makapangyarihan. Kaya pinalayas nila yung mga masamang espiritu sa pangitan ng pangalan ng Panginoon Jesus. Ginagamit nila yung pangalan ng Jesus upang palayasin yung masamang espiritu kahit hindi pa sila ligtas. Kaya po, nagtatanong ang mga alaga ng Panginoon Jesus, Jesus, Panginoon, bakit? Nakita namin yung mga isang grupo na nakpalayas ng mga masamang espiritu sa pamamagitan ng pangalan nyo. Kaya sinabi ko sa kanila, huwag na lang. Tatanungin ko muna ang Panginoon Jesus, stop muna. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, okay ra. Basta ginagamit nila yung pangalan ko naman, ibig sabihin, hindi naman sila kaaway namin. Hayaan muna. Hayaan muna. Kaya hanggang ngayon, ginagawa nila ganon. Hanggang ngayon. Kaya po, sabi ng Panginoon Jesus, mas maganda yun. Pero, syempre, hindi ito ibig sabihin, ililigtas ng Diyos sila dahil sa gawa nila. Kaya po, so yung evangelism, focus ng evangelism, ano pang focus ng mga doktor, hospital, pasyente, tapos ano sa pasyente, sakit ng pasyente, yun pang focus. Sakit ng pasyente, yun pang focus. Kaya ano pang focus ng evangelism? Pasyente, mga hindi ligtas, makasalanan. Tapos yung sakit nila, yung kaluluwa na hindi ligtas, yung kaluluwa na patay dahil sa problema sa kasalanan sa harapan ng Diyos, yung pang focus. Ay para dito, kailangan nating makunting naging close para usapan, may kamay na regalo pa, Pero hindi po yung tunay na focus, syempre eh. Tumutulong din po tayo sa mga membro na paminsan kung meron po silang talagang may problema na medyo malaki. Hindi ito ibig sabihin, hindi kaya nilang ayusin yung problema ito kung walang tulong ng tao. Kung dahil walang imposible sa Diyos lahat. Pero bilang naligtas, bilang kapatiran, ayon sa utos ng Diyos, tutulong po tayo sa mga kapatiran para sa ano po? Kasi yung kapatiran ay gagamitin ng Diyos para sa kanyang ministry. Kaya para makaroon tayo ng bahagi sa ministry ng Diyos, tumutulong din po tayo ng konti, kahit physical, kung meron pong malaking problema. Hindi ito ibig sabihin, kung walang tulong ng tao, impossible na ito ng ayos, pakaayos. Kaya yung focus natin ng ministry ay, wala na iba, isa, evangelism. Bakit po? Dahil may sakit po sila, spiritual. Yon ang purpose ng hospital.
Sa loob na hospital, meron pong restaurant, pero hindi po yung pangunang bagay sa hospital. Para sa pasyente po ito. Tama po ba? Restaurant, may sari-sari store, may CR, mo ano. Bakit po? Para sa pasyente po ito. Para sa isang purpose. Upang iligtas ang kaluluwa nila. Kay ibang minor things, hindi po yung naging issue talaga. Mo, hindi siya mag-aaral ng mabuti daw. Hindi siya mabuti daw mo yung ano-ano. Kaya po, gaya ng Mateo chapter 7, verse 1, huwag humator upang hindi kayo mahatulan, sapagkat ang hator ng inyong ihator ay hahatulan kayo sa panukat ng inyong isusukat, susukatin kayo. Bakit po nakikita ang puwang sa nasa mata ng inyong kapatid? So, ibig sabihin, yung mga maliliit na bagay, hindi po ito ang ating issue. So, sino ang perpektong tao? Wala naman perpektong tao sa mundong ito. Tama po ba? Yung mga imbitahan natin, hindi po sila perpekto. Tayo din hindi po perpekto. Kaya yung mga minor things, dapat iwasan natin. Yung focus natin ay spiritual. Yung Mateo chapter 7 verse 1-2, huwag niyong husgahan, humator. Bakit po? Kasi lahat tayo hindi perpekto. Pero pagdating sa espiritual, gaya ng unang Corinto chapter 2 verse 11, sapagkat sinong tao nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang espiritu ng tao nasa kanya, kaya walang nakakaalam ng isipan ng Diyos, maliban sa espiritu ng Diyos. Ngayon, aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanibutan, kundi espiritu mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayat na ibinigay sa amin. Kaya kung ligtas na po tayo, ano pang nangyari sa atin? Ligtas na. Kung ligtas na po tayo, ano pang nangyari? Ligtas na. Hindi dito. Dito na tayo. Ligtas na. Yung mga hindi ligtas, anong sitwasyon nila? Hindi pa ligtas. Kaya iba ang sitwasyon. Sa mga ligtas, meron pong pakilos ng Espiritu Santo. Mo kahit hindi siya mag-aral ng mabuti, kahit hindi siya mo marunong, kahit wala siyang masyadong mga ibang iba't talento, ano ba sa kanya? Ligtas na. Kaya nandun po yung ganitong bagay, purong physical ng pansamantala na nawala sa bandang huli. Kaya dapat iwasan natin yung ganitong mga usapan, sabi ng Biblia, gaya ng Mateo chapter 7. Dapat mag-focus tayo sa spiritual. Kaya verse 13, ng mga bagay na ito aming sinasabi, hindi sa mga salitang ituro sa karunungan ng tao, kundi ang ituro sa espiritu na ipinapaunawa ang mga spiritual na mga spiritual. Kaya ang mga taong hindi ayon sa Espiritu, hindi tumanggap ng mga bagay na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga yon kahalangan sa Kanya. Kaya sa mata ng hindi ligtas, yung pagtitipo nito, mga hangar na bagay, bakit nandun po sila? Sayang yung oras. May negosyo ka na. Tama po ba? Kung wala kang negosyo, pahinga na lang sa bahay. Bakit doon kayo? Hangar na bagay nito sa kanya kasi yung espiritu niya ay patay. Sapag ang mga yon naunawaan sa pangitan ng espiritu. Kaya mo ginagawa ng mga doon sa labas, gumagawa sila ng mga program, mo ano-ano, mo party, meron pala yung party sa loob ng church pa, no? Mo ano-ano, mga iba-ibang program, mo presentation, ano-ano. Pagtatsin sa salita ng Diyos, gamay ra. Bakit po? Wala silang Espiritu ng Diyos.
Ginagamit nila yung pangalan ng Diyos lang. Pero sabi ng Panginoon, hayaan muna. Sige po, bahala na po kayo. Kasi sa mata ng Panginoon Jesus, ito pa ay mas okay. Pero sa kanyang pagdating, iba na ang usapan. Kung darating na siya, kukunin po yung mga trigo, maipa, hihiwalay. Trigo, ipa. Tama po. Ngunit naunawan ang taong espiritual ang lahat ng mga bagay, subali hindi siya maunawan ng sinuman. Kaya po, sino pang hindi ligtas? Lahat ng Katolik hindi ligtas. Kung prostente, ligtas na. Ganito lang po ba? Hindi naman ganitong nang simple sa nung usapan dito sa Bible, gaya ng alam po natin. Kaya po, so meron pong mga information sa Bible na naunawan ng mga ligtas, nang sila pa ay naligtas mula ng araw na yon, tuloy-tuloy sa pag-aral ng Bible, sa Bible, sa kasulatan. Kaya yung Bible, ito po ang instruction, manual para sa ministry ng evangelism. Kaya ano po ang hindi evangelism? Ano pang hindi evangelism? Yung mga ministry ng hindi ligtas. Hindi po ito evangelism. Kasi yung evangelism ay magagawa sa pangitan ng mga ligtas lang. Kahit meron silang relihiyosong sigasik o talento, kaya ano-ano man ng physical, kung patay na yung espiritu nila dahil sa problema sa kasalan nila, hindi ginagamit ng Diyos ang taong ito, grupong ito, kaya may sigasik sila para sa Panginoon, hindi ayon sa kaalaman, sa pangitan ng inundukyan ng Espiritu Santo. Nung walang pakilos ng Espiritu Santo pa. Kaya yung mga ministry ng hindi ligtas na lilihiyoso, hindi po ito evangelism. Kaya natin kinausap ko po siya isa na nag-graduate ng seminary pero wala pa siyang kasiguruhan ng kaligtasan sa kanya, nalilito pa rin siya. Kaya po, hindi kayo mag-evangelize, hindi kayo mag-preach kay sinuman. Ganun ba yun? Hindi. Gaya nang alam nyo, hindi pa kayo sigurado sa inyong kaligtasan. Ganun pala. Kaya nilang gawin kahit anuman kasi hinahayan ng Diyos. Pero hindi po ito sakop ng evangelism, sa labas ng evangelism. Matthew chapter 15. Verse 13 hanggang 14. Ngunit sumagot siya sa sinabi, ang bawat halamang hindi itanim ng aking ama na sa langit ay bubunutin. Hindi itanim ng aking ama na sa langit ay bubunutin. Okay? Hayaan ninyo sila, sila'y mga bulak na takaakay. Kung ang bulak ay umakay sa bulak, kapwa silang mahulog sa hukay. Bulak. Ang bulak ay umakay sa bulak. Tama. Kapas silang mahulog sa hukay. Hayaan ninyo sila. Hayaan ninyo sila. Pansamantala. Kaya, sino pang bulak?
Yung hindi ligtas, sino pang hindi bulak? Yung mga ligtas. Kaya po, na-crush na yung barko. Kaya naka-isolate tayo sa isang island. Dumating ako sa isang island. Ang buti, ligtas na ako, mabuti. Naka-survive na ako. Pero yung sa loob ng island, purong bulak. Ako lang may mata na buksan. Purong bulak. Kasi sino ang tama? Yung bulak pa o yung mga may mata? Ayun. Kaya tingnan natin yung mga hindi ligtas lahat, ano po? Spiritual? Bulak. Okay? Naintindihan po? Kaya akala nila, ito ay tama, ito ay masaya. Kasi bulak. Tayo naman po, kung ligtas na po tayo, meron po tayong pananaw. Okay. Gamitin natin yung ating pananaw. Huwag tayong tumulos sa mga bulag. Hindi nila nakikita ang espiritu. Tayo naman po, hindi ito ibig sabihin yung espiritu mismo nakikita na talaga, pero alam natin tungkol sa espiritu, kaya hindi nakikita sa ating physical na mata, naniniwala po tayo sa spiritual. So, yung pang ating spiritual na mata. Gaya, ano pang evangelism? Dahil naniniwala tayo na ito pang totoo, tapos sila pa hindi ligtas, kaya mahalaga po ito para sa kanila. Kaya po meron pong evangelism. Kaya po, Matthew chapter 13, verse 27 hanggang 30. So ang mga alipin ng puno ng sambahayan na dumating na sinabi, Panginoon, hindi ba mabuting binhi ang inihasik mo sa inyong bukid? Saan kaya manggaling ang mga damo? Sinabi sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Ang sinabi sa kanya ng alipin, ibig mo bang kaming pumaroon ay tipunin ang mga yun? Kunin na lang po, tanggalin na lang po. Huwag baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabuno pati ang trigo. Kaya hayaan ninyong makasama silang tumubo hanggang sa anihan sa panahon ng pag-aani. Sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo, pagbikisin ninyo upang sunugin. Upang tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalik. Kaya meron pong church po sa Kamalik. Yung church name po ay Kamalik pala. Doon sa Bicol. So kaya po, hayaan muna. Pero sa panahon ng anihan, ayusin ng Diyos ng direkta. So hindi po ito evangelism. Tapos kung kahit ligtas na po tayo, kung meron po tayong ibang motibo, hindi po ito evangelism. Dahil sa negosyo, dahil kaibigan o boyfriend, girlfriend, dahil sa mga ano po, syempre hindi po ito evangelism. Kung iba ang motibo, o yung motibo natin dapat spiritual. Tapos, siyempre, hindi din po ito evangelism, mga sponsorship, mga livelihood support, mga feeding program, mga financing,
My private loan, hindi po ito evangelism, syempre eh. Hindi, pagtanggap ng Jesus lang na walang nakasulat sa Bible, sa pangitan ng prayer, tapos bautismo muna kaagad, syempre hindi po ito evangelism na wala sa Bible. Kayo'y magsisi at mananampalataya sa Ebanghelyo. So yung pang mensahe ng Panginoon Jesus, yung pang mensahe ng mga, yung pang pangunangin, nilalaman ng mensahe ng Panginoon. Kay Mateo chapter 15 verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. So, ano po? Ay, basahin po natin ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Itunuturo nilang bilang mga aral ng mga lintuntunin ng mga tao. Eh, kaya po, iwasan po natin yung ganitong ministry na natanyak sa mundong ito lang. Gaya ng isa pang ano po, yung tanda ng katapusan ng mundo, gusto niyang narinig yung mga gusto nila, gusto niyang narinig mga mensahe na gusto lang nila, gusto nila tungkol sa mga physical na bagay, material na bagay, mga emotional, mga ano-ano, spiritual, pagdating sa spiritual ay ayaw. Kasi hindi importante sa kanila ang espiritu. Kaya kailangan natin baguhin yung isip nila muna. Yung pang pasimula ng proseso ng pagsisisi. Siyempre, ang tigas ang puso ng tao kasi lahat tayo ay makasalanan. Kaya hindi po ito madaling proseso. Pero walang imposible sa Diyos. Sa Kanya na mananampalataya. Kaya, para hanapin yung mga hindi ligtas, so punta-punta po sila sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa pa, kaya dumating na po yung Ebanghelyo sa Pilipinas, kailangan i-check yung kaluluwa nila ayon sa nakasulat sa Bible. Mga hospital, mga doctor din ganun po, meron silang libro. Bible din sa kanila, Bible. Para sa physical na yung doctor. Kaya kung meron po silang maling pag-unawa o kulang sa kanilang kaalaman na naging hadalangan sa kanilang kaligtasan, kailangan natin i-gabayan yung mga kaluluwa ito sa pangitan ng Biblia na ng mabuti. Kaya po, mahalaga po yung ating ministry ngayon. Tama po ba? Hindi. Sino po ang makapag-evangelize ng ibang tao? Yung mga taong ligtas. Kaya mahalaga na mahalaga po yung ating ministry para sa kaligtasan ng ibang kaluluwa. Kaya po,
Kung ligtas na po sila, kailangan natin tulungan yung mga ligtas para nagsisimula sila ng Kristiyanong pamumuhay. Kaya fellowship naman po, ano po? Yun po ang magagana sa pagitan ng mga ligtas at bagong ligtas. Okay po? Ligtas tsaka at bagong ligtas. Kaya kailangan natin tulungan yung mga bagong ligtas. So, para dito, kailangan check muna yung kaligtasan po nila, alin sunod sa Bible, na mga importanteng yung mga punto sa Bible, ito pang mga maaring naging checklist para sa pasyenteng ito. And tapos, kailangan gabayan mga kaluluwa na umaten sa aming pagtitipon po para sa kanilang kaluluwa na mahalaga higit kayo sa lahat. Tapos kung medyo malinaw na yung kaligtasan nila talaga, kailangan natin gabayan. Paminsan 1 out of 100 meron pong mga exceptional case, 1 out of 10 din po mapede. Gaya ng sinabi niyo po Sir Pablo, so ninarasan niya po yung maraming mga pagsubok sa kanyang ministry. Paminsan talagang kalamidad gaya ng bagyo, tapos mga pag-usik ng mga pariseo, eskriba, kasi sabi nila gusto nilang patayin si Apostle Pablo. Sabi nila parang ganon. So, grabing pag-usik. Meron pong isang pang-aanib. Ano po? First brethren? So, pumasok na yung huwat na kapatid. Sa Tagalog, huwat na kapatid. First brethren? Pumasok din sa Colossians Church na huwat na kapatid sa loob. Parang sa kanya po, siguro meron po silang mabuting motibo. Pero ginagamit ni Satanas ang mga ganito paminsan. Kaya akala ni Apostle Pablo na siya pa'y ligtas. Kasi yung sagot niya, okay lahat. Pero hindi pala. Meron pong ganon. Tapos kahit hindi pa sila okay naman, pero parang meron po siyang hindi magandang motibo, spiritual. Physically, okay, pero spiritual. Sa mata ng Diyos. Okay po, kunwari meron silang ibang doktrina na mga ganon. Kaya po, yun din po ang nangyari sa kasaysayan ng iglesia doon po sa Jerusalem, sa Antioch Church. Tuloy-tuloy po. Ganon po ang nangyari sa ministry nila. Ngayon din po, parehas lang po tayo. Kahit sa anumang pagsubok, so mahalaga po yung ating ministry. Dapat tuloy-tuloy po tayo sa ating ministry upang ibagi ng ebanghelyo hanggang sa kanyang pagdating. Kaya kahit meron pong 1 out of 10, 1 out of 100, meron pong mga exceptional case, mo kailangan check po ito patuloy-tuloy. Bakit po? So meron po kayong gamot para sa inyong sakit. Yung vaccine po pang COVID, ina-take nyo po ba yung vaccine? Naka-vaccine ako. Nakuha ko ng vaccine. Itas ng kamay. Vaccine po. Vaccine. Para sigurado lang, COVID-19 vaccine. Nabakuna nyo po ba? Yung mga wala. Meron pong wala? Yung sino pang hindi? Wala po. Wala pa. Oh, marami pala, no? Oh, bakit po? May sakit? May side effect. Tama po ba? May side effect naman, huwag na lang. Pakikailang vaccine, may side effect naman. Huwag na lang. Ganun po ba? Kahit may side effect, gamitin pa rin ito kasi malaki ang benefit. Tama po ba?
Yung ministry natin, basically, sa pangitan ng kahiligtas, tao naman, hindi perfecto. Kaya hindi perfecto, may malaking benepisyo. Kaya ginagamit ng Diyos ang iglesyang ito na binubuo ng tao lang, pero ligtas. Pero tao din sila, kung ligtas na, Diyos na? Hindi naman. Pero malaking ang benepisyo ito. Tapos yung mga side effect, bahala ang Diyos. Naintindihan po ba? Bahala siya. Kayang-kaya niya naman yun. Sa totoo lang, kahit walang tulong natin, kayang-kaya niya lahat. Ito po ang ating chance lang po na ibinigay ng Diyos para may bahagi ng gantimpala sa langit. Kaya ito pang chance na ibinigay ng Diyos. Kung wala po tayong chance na ganito, wala po tayong gantimpala sa langit, kahit ligtas na po tayo, chance lang po ito na ibinigay ng Diyos. Kaya po para lumago sila, tapos para gamitin ng Diyos ang bagong ligtas na lumago pa ulit-ulit para sila din po ay naging kasangkapan ng Diyos para sa ministry na ito. Okay po, kaya po ngayon week meron po tayong Bible seminar, kaya kailangan natin naunawaan yung kung ano ito ng mas detalyado. Kaya pinaral po natin tungkol sa evangelism. So hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makinig ng inyong salita dito sa Bible. Nalalaman po namin na inyong ikalawang pagbabalik ay malapit talaga. Nakita po namin yung mga balita ng giyera, digmaan doon po sa Promised Land. Kaya po, palakasin niyo po yung aming loob lahat upang tuparin ang inyong kalooban sa aming buhay para sa inyong kaluwalhatian. So ngayon week po, meron po kaming Bible seminar sa pangitan ng inyong biyaya. Gabayan niyo po kami lahat sa pangitan ng inyong banal na Espiritu. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, salamat po.